Kumusta? Mga giliw kong tagapakinig. Muli, ito ang inyong lingkod. Hello, DJ RC. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay ang karugtong ng kwentong utang na loob. Inutusan ako ni Manang Minda na tiran ng pagkain si Sir Sky sa kwarto nito. Sa tingin ko ay wala silang kamalay-malay sa mga pangyayari. Ayaw ko ding tanggihan ang utos niya dahil nahihiya ako. Ilang beses akong kumatok pero wala akong nakuhang sagot. Naisip kong baka tulog pa ito, kaya binuksan ko ang pito nang walang pahintulot. Pagpasok ko sa loob ay wala ito. Siguro ay nasa banyo. Nagmamadali kong nilabag ang tray na may lamang pagkain sa mini table. Palabas na ako nang bigla itong magsalita. Kagaya ng dati, kung paano niya akong pakitunguhan, nahihirapan akong harapin siya. What are you doing here? Galit nitong sambit na siyang dahilan para takasan ako ng dugo sa mukha. Sa tingin ko ay namumutla na ako ng husto. Dahan-dahan ko siyang hinirap at nabigla dahil sa itsura niya. Para itong zombie na may itim na itim na eye bags. Dumapo ang tingin ko sa kamay niya sa kasalukuyang nagkakuyom. Bago ko tiningnan ang nakatiimbagang niyang panga, kinabahan ako bigla. Alam kong mainit ang dugo niya sa akin at ngayon ako pa ang nagdala ng pagkain niya. Nang tingnan ko ang kanyang mukha ay bigla akong napaiwas ng tingin dahil tiimbagang siyang tumitig sa akin. Sir? Pinapahatid po ni Manang Milda na uutal kong sabi. Lumapit ako sa mini table niya para ilapag ang dalang pagkain. Ngunit bigla niyang hinawi ng malakas. Kaya nagkalat ang mga pagkain sa sahig. Nagkaroon din ng mancha ang damit ko dahil natamaan ako. Gulat na gulat ako sa kanyang ginawa. Hindi ko akalaing kaya niyang gawin sa pagkain yun. Kasabay ng pag-angat ko ng tingin sa kanya ay dumapo ang malaki niyang kamay sa mukha ko. Sobrang sakit ng mukha ko. Namamanihid at mahapde. Pakiramdam ko ay namamaga agad ang mukha ko dahil sa lakas ng ginawa niyang sampal. At sa harap niya mismo ay umiyak ako. Parang natabingi ang mukha ko. Kaya hindi ko na napigilan ang mga luhang nag-uunahan sa pagbagsak. That's right. Umiyak ka at magdusa dahil hindi ako makakapayag na makita kang masaya. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakatakas dito.
Matigas ang boses nito at nakakatakot na pakinggan. Ang mga titig niya na parang taong halimaw ay hindi ko matagalan. Pakiramdam ko, kayang-kaya niya akong patayin nang walang awa. Mahigpit niyang pinisil ang mukha ko. Sumasakit ang panga dahil pilit niya akong pinaparap sa mukha niya. I want to kill you and torture you to death. Pero hindi ko gagawin yun dahil gusto kong maghirap ka sa huli mong hininga. Kukunin ko ang lahat ng kasayahan mo, maging ang masasayang alala mo sa nakaraan, na kahit ilang beses mong isipin para sumaya, hindi mo na magagawang umiti, at wala kahit na konti akong ititira, hanggang sa pagsisihan mong isinilang ka sa mundo, dahil yung buhay mo ay wala na silbi. Kahit ibenta mo pa ang kaluluwa mo sa akin, ay kulang pa yan sa lahat ng kinuha mo sa akin. Papalibag niya akong pinatawan at natumba sa sahig nang mawalan ng balanse. Nanatili akong nakayuko habang tinutukod ang dalawa kong kamay sa sahig. Ang mga luha ko ay ayaw tumikil sa pagbagsak at tumutulo sa sahig. Tinisin mo yan at huwag na huwag kang magtatangkang tumakas dahil mahirapan ka lang. At pag nalaman kong sinubukan mong subayin ako, malilintikan ka sa akin. Mahitiin niyang sabi sa akin bago ako iniwan sa loob ng kwarto. Patuloy akong umiyak habang naglilinis ng kwarto. Halos wala na akong pahinga dahil sunod-sunod ang mga utos niya. Mula umaga hanggang gabi, hindi niya rin ako binigyan ng pagkain. At walang kahit na sino man sa mga kasambahay ang naglakas loob para bigyan ako. Gabing-gabi na, pero naglalaba pa rin ako ng kortina. Sinadya talagang tanggalin lahat ng kortina sa buong bintana ng bahay para ipaglaba ako ng nakakamay. Kumakalam na ang tiyan ko at unti-unti na rin nauubusan ng lakas hanggang sa wala na akong malay. Damn you! You! Stand up! Napabalikwas ako at hinihingal sabay ubo nang makalunok ako ng malamig na tubig na binuhos sa akin. Hinablot niya ang kamay ko at kinilagkad patungo sa kanyang kwarto. Nagmamakaawa akong tiningnan ang mga kasama sa bahay, pero nagbabalang sila ng tingin. Lahat sila ay ayaw makialam at hinahayaan lang akong kaladkarin ni Sir. Sir, sorry po, hindi ko po sinasadyang makatulong. Paliwanag ko dito, kahit ng totoo ay bigla na lang akong hinimatay kanina. Wala namang problema sa akin kung marami ang trabaho dahil sanay ako sa mabibigat at nakakapagod na trabaho. Ang hindi ko lang kaya ay ang magtrabaho nang walang laman ang tiyan. At higit sa lahat, kagagaling ko lang sa aksidente at kasi simula ko pa lang bumawi ng lakas. Saan ka humuhugot ng kapal na mukha? Hindi kita pinatira dito para lang matulog. Ang lakas ng loob mong matulog, hindi pa tapos ang pinag-uutos ko. Sinampal niya ako sa pisngi at mas lalong nadoble ang inis nang makita akong umiiyak. Galit na galit siyang nagtungo sa closet at kinuha ang cintron na nakasabit sa closet niya. At pinagpalo ako sa aking katawan. Halos mahimatay ako sa sakit. At hindi ko mabilang
kung ilang beses niyo akong hinampas. Walang awa niyo akong hinampas at pinadapo kahit sa parte ng aking katawan. Tila lang yata ang walang latay sa akin. Buong katawan ko ay puno ng marka. Sorry po, hindi ko na po gagawin ulit yun. Umiiyak ako at nagmamakaawa. Pero tila hindi na siya nakikinig. Para siyang nasabihan ng masamang spirito. Dahil sa nakikita kong galit niya, kinain na ang lahat ng kabutihan niya. Dahil sa galit, talagang hindi na maulit. Yun ang sabi niya. Tama na, sir. Hindi na po maulit. Maawa po kayo sa akin. Patuloy pa rin siya sa paghampas. Napadaing ako sa sobrang sakit at halos di ko na kayang igalaw ang aking mga kamay. At mukhang hindi pa siya nakontento nang bigla niya akong tinali sa kama. Nalalasahan ko na rin ang dugo na nanggagaling sa aking labi. Hindi ko na magawang pahiran ang naghahalong pawis, luha, sipon at laway ko. Pagod na pagod ang buong katawan ko. At pagod na rin akong magmakaawa. Dahil kahit anong gawin ko, hindi niya ako pinapakinggan. Hanggang sa unti-unti akong nawalan ng malay dahil sa pagpapahirap niya. Namamanhid ang buong katawan ko. Nang magising ako, ay nasa loob na ako ng kwarto kung saan ako natutulog. Napangiwi ako dahil sa sakit ng katawan. Inaapoy din ako ng lagnat. Namamaga ang lahat ng katawan ko. Pati ang mata ko halos nagkukulay green na. Marami din marka ang balat ko, sa katunayan ay halos wala na makitang pagitan.